ko na no. Yan at ipirita. Gamitin natin ha. Para mawala ang iyong teary eye. Wala na ang cherry eye. Kumaling. Okay. Wait. Wala na. Kalibris ang operasyon. Hindi. Bukas. Hindi pa. Opo. Ano pa siya? Dalaga pa. 5 years old na siya. Okay. Kahit isang... Naglalandi pa ba siya? Oh. Parang may time na. May time. Yes, mas hindi ko sinasabing magkakaroon po siya na, pero mas high risk siya pagka-intact. Kaya kung hindi natin plan ipa-breed siya, mas better na patagin niya. Yes, yes. Makikita niyo usually yung mga neutered natin na dogs, yung mga spayed natin na dogs. Mas mahaba ang lifespan, tapos mataba na siya, kasi mas tataba pa siya lalo. And number 3, yung desire niya, hindi na siya magla-ragla, wala na siyang desire para makipag-breed. Ah, okay. Sige, pag ano. Prepare ko lang yung vaccine niya. Okay po, dog. Kamusta naman si Charlie this week? May time ba na parang matanggal siya kumain? Hindi naman, okay lang po. Hindi, malakas nga. Normal naman. Ilang beses siya kumakain sa isang araw? Dalawa. Dalawa na lang po. Dati kasi... Sa umaga at gabi. Dog food sa umaga, tapos yan, kanin hapon. Actually, okay na po yun. Kasi si Charlie ay hindi naman siya mataba. Medyo hindi siya nag-walk sa labas? Hindi. Okay. Kasi yung mga dogs natin, iba po yung kahit nasa loob siya, natatakbo-takbo siya, iba yung ganyang activities sa naglalakad siya sa labas. Parang brisk walking. So, kung gusto po nating medyo pumayat si Pearly, ilakad. Yes, kahit po. Pero huwag nating bibiglaan ha, kasi kaka... Kung hindi siya sanay, usually kahit mga 10 minutes lang nalakad every other day. Konti-konti lang kasi baka bigla siyang pagod. 30 minutes po na hindi niya kayanin. Kasi medyo mataba. Nakakatakas ito minsan kaya... Para saan po yan? Anti-rabies. Well, mayroon na po siya. Ano ba yung ibig? Opo. No. Naturukan na po siya. Kailan lang? Ano bang ano nyo? Kasi may ano daw... Pina-check kasi namin yan. Mm-hmm. Mayroong sakit sa, ano ba yung tawag doon? Sa blood. Erlichia. Parasite? Parasite. Parang yun. Ano po yung diagnosis? Hindi, yun lang ang inano eh. Pero ano po yung sinabi? Usually, kaya nang nagkaroon siya yung eye, ano? Cherry. Cherry eye. Cherry. Then, pina-correct ninyo. Inano ko lang po, just yung massage. Opo, bumalik naman sa normal. And then? Yun yung po yung inaalala namin. Okay. Pero anong gagawin natin sa kanya? Anong pinaschedule today? Kasi ang pagkakaalam ko is anti-rabies. Ganun. Yes. Ano po iba yung gagawin? Ano ba yung gagawin? Parang ano lang po, yung kung anong magandang... Ano sa kanya? Parang vitamin or... Alright, wait. Let me keep this one, ha? Kailan lang ba ito na paanuhan? Kasi po, doktora, nung dinala namin yan dahil yung nagkaroon ng cherry eye mo yun. Cherry. Sabi ng doon, kailangan i-check muna yung dugo niya kasi bago operahan. Kasi ang niya, uoperahan. Yung sa... Sa mata. Po, kaya kailangan... Yung procedure natin para makorek yun. Okay. Tapos ngayon po, kinuhaan siya ng dugo para tingnan kung wala ba siyang sakit sa puso o ano. Yeah. Ang lumabas po sa result ay meron siyang parasite sa blood. Yun nga yun. Sinabi ba kung anong parasite? Kasi pwede siya ng babisya, pwede siya ng erlichia. Ano ba? Wala bang minisids na basta pa? Alright. Pero ano po, may pinakita bang result sa inyo? Wala. True ticks lang. Okay. Pero hindi na po natin na-diagnose. Kasi kung erlichia, yung erlichia kasi, hindi na mga common natin na blood parasite. Pwedeng
Ehrlichia o kaya Babesia. Ang clinical signs ng Ehrlichia natin, maputla yung aso. Ito naman, maputla siya. Pero sa nakikita ko, yung tongue pa lang niya, hindi siya maputla. So medyo ruled out na yung Ehrlichia. And then kapag may Ehrlichia din ng dog natin, medyo papayat siya. Tapos medyo matamlay siya kasi hindi nga makapag-pump ng maayos yung kumbaga yung oxygen perfusion niya ay hindi okay. Kaya makikita niya maputla din siya. Pero kita mo pa lang sa dila niya na siya ay hindi naman maputla. Yes. Kaya medyo ang kailangan po natin para makapag-treat tayo sa kanya. Kasi hindi ko i-recommend na ang treatment kasi natin sa Ehrlichia is iron supplementation. Mm-hmm. Pero kung hindi niya kailangan ng iron supplementation, hindi ako mag-recommend ng magbigay tayo ng iron sa kanya. Okay. Yung mga ano po sa tubig, yung sa iniinom mo labang okay. Dinadrop si doon? Si Pearly ba ay malakas? Kamusta po ang appetite niya? Malakas kumain ba? Oh. Malakas kumain siya. As in, 2 times a day siya kumakain. Mm-hmm. Okay. Morning, evening, may in-betweens pa siya. Nauubos niya lagi. Oo, yung dugtog niya pagka sa umaga. Okay. Usually kasi, ang signs din ng mga ng possible na incubating disease sa mga dogs, loss of appetite. Mm-hmm. So, sa pinapakita din ni Pearly sa ngayon, ako ang tingin ko sa kanya apparently healthy. Pero kung may blood parasite siya, pwede kasi yung Babesia naman, ang presentation naman niya, parang ganun din. Somehow medyo mamumutla din siya. Pero yung mga clinical signs kasi ng possible blood parasite, hindi ko nakikita sa kanya. Kaya ang pwede nating gawin kung mako-contact niyo po yung last na nag-test sa kanya para ma-confirm kung anong particular na parasite kasi medyo broad po siya, medyo madami tayong pwedeng parang pagpipilian or kung ano ba yung pwedeng maging ano niya, depende doon sa nakita niya. Ma-rule out lang po natin para yung treatment natin maging mas definitive para sa kanya, naka-gear po sa kanya kasi mapula siya eh. Nagpapahawak ko ba siya? Oo, bait po ito. Sige, come here nga. Sige, kahit ask niyo lang dito, titignan ka na sa gums niya. Dito kayo, natakot. Ay, so kaya na kasi yan. It's okay, Pearly. Sige. Okay, it's okay. How do I smell like? Anong amoy ko? Sige, sir, kaya niyo po bang, baka kasi first time lang eh, kaya niyo po bang iangat lang yung ngitin niya? Look. I just want to see your teeth, ha? Okay. Hindi naman po siya maputla. And okay din po ang perfusion niya. O, pag pinipindot mo, bumabalik ka agad sa ano. Saka yung dila po niya ay ano. So, hindi talaga siya... Sa akin po, hindi po nakikita na possible na Ehrlichia. Kailan po yung blood test na yun? Last week. Kailangan po natin, kasi pwede din nakakita siya ng, wala naman daw po ba siyang heartworm? Wala po. Wala. Clear naman siya sa heartworm. Yun lang po yung sinabi. Oo, kasi ang pwede ng blood parasite yung dalawa, Ehrlichia o kaya Babesia. Pero mas maganda, makonfirm natin kung ano talaga yan. Kasi kailangan po natin malaman kung ano ba yung blood parasite na meron siya para yung treatment natin ay nakageared towards doon sa kung anong parasites meron siya. Pwede kong ulitin po. Magkano? Pwede naman po. Last week lang kasi yun eh. So, medyo short po yung span natin. Tsaka ang sa akin, kung nakakita siya ng blood parasite, kailangan lang niya i-specify anong particular na parasite yung nakita niya. Kasi medyo broad lang po yung blood parasite na pag sinabi natin blood parasite, medyo broad siya. Ang una ko ang naisip, yung common na nangyayari sa mga dogs natin, yung ehrlichiosis nga, yung parang katumbas ng dengue naman sa tao, makikita mo maputla siya. Pero, kasi over time, nandito lahat ng pressure niya. Bibigat yan sa kanya. Sa case ni Pearly, kailangan nating mag-modify ng pagkain niya. Kung 2 times siya kumakain sa isang araw, 2 times pa din siya kakain. Medyo babawasan lang natin. Kung halimbawa, 1 cup, ang bibigay lang natin ngayon ay 75% lang. Hindi biglaan, ano? Kasi ayaw din naman natin na pag binigla mo yan, makikita mo talaga, manghihingi siya na manghihingi ng pagkain. So, 1 linggo muna na yung kinakain niya, 75% lang yung usual. 1 linggo lang na ganun, pero 2 times pa din. Tapos, kasama yon kailangan ni Pearly ng exercise. Yung exercise niya, dahil si Pearly ay lagi siyang indoors, pag in-exercise natin siya, gradual lang din. Kailangan kahit mga 5 minutes na walk muna or 10 minutes na walk muna. Tapos, every other day or every 2 days. Kasi pag binigla natin siya ng lakad, baka hingalin siya ng sobra dahil hindi naman siya sanay naglalakad. After 1 week na nag-exercise siya ng ganun or after 2 weeks na nag-exercise siya ng naglalakad siya ng 10 minutes a day, ng every other day,
pwedeng second week, gawin mo ng every other day or gawin mo ng 20 minutes yung lakad na saka tayo mag-i-increase para hindi siya nabibigla. Okay? Kaso po, doktora, yan, kasi mulat sa pool, hindi po nasanay sa tali. Pag nakakita ng tali, ayun, talagang lumapit sa okay. Kahit hindi, ano lang natin, oo. No? Try natin. Kasi makikita mo din talaga, mahaba po yung kuko niya. Kasi kahit patakbo-takbo siya dito, smooth yung surface eh. Kaya hindi po nagkakaroon, parang hindi na pa-file yung kuko niya. Nakakahuli ito na. Nagkukuko po kayo? Mula akong ganun pang ganun. Nakakaano po ito ng ano eh. Kakahuli lagi ito ng daga eh. Careful po sa daga ha, careful po sa daga. Hindi natin ina-advise na manghuli siya ng daga kasi pwede siya makakuha ng leptospirosis sa daga ha. Kaya hanggat maaari, huwag tayo huwag natin siya hahayaan na manghuli ng daga. Eh, sa gabi kasi tulog kami. Sa umaga na nakita namin may patay. Oh. Medyo delikado po 'yun ha. Delikado po 'yun sa kanila kasi kung sa tao nagkaka-leptospirosis, sila din po nagkaka-leptospirosis. Okay. Usually yung leptospirosis sa kanila hindi dahil may sugat, pinasok ng sugat yung daga, hindi po. Usually pag nanguhuli sila ng daga tapos pinapatay nila, doon sila nagkakaroon. Okay? Pero ang galing niya, nakakuha siya ng daga. Medyo malo 'yun. So yun po, ang kailangan ko, pwede niyong i-message dun sa page kung anong particular na parasite yung nakuha sa kanya, yung na-identify sa kanya. Saka tayo magbibigay kung kailangan ha, ng treatment. Kasi apparently, pag ako, kung ako ang titingin kay, based dun sa physical appearance lang naman niya, wala tayong ginagawang lab test, pero based dun sa pinapakita niya ngayon, sa perfusion ng oxygen sa gums niya, yung activities niya, yung kain niya, yung appetite niya, pati yung weight niya, hindi naman siya yung laki niya. Sa akin, wala akong nakikita na possible na nag-disease sa kanya. Kaya, kung meron silang na-identify, kailangan na, anong particular yun, anong yung specific na parasite para makapagbigay tayo ng treatment sa kanya. Okay, Pearly. Akala ko naman anti-rabies ka. Ano po yung tungkol doon sa kanyang ano mata ano cherry kung eye? Ano po ang okay. Ano doon yung cherry eye kasi pina-correct niya ba siya hindi pa natuloy no kasi may parasite na ano yung cherry eye pwede siyang bumalik pwede siyang mag-pop out ulit kaya ang intervention talaga natin sa cherry eye is surgical removal minor na surgery para hindi na siya lumabas para kasi tatahiin mo ulit yun pabalik. Ngayon, kung nakapop na yung parang lumabas na yung parang cherry, yung parang laman dun sa kanya, kung hindi siya makapikit, pwede tayo magbigay ng dropper sa mata niya para lang hindi mag-dry. Pwede din tayo magbigay ng dropper na antibiotics para kung hindi siya nakakapag-close, maiwasan natin yung possible na infection kung hindi nagpa-close yung mata niya. Pero kung wala naman, kasi makikita natin yan eh, kapag nagkaka-problem sa eyes, number one, nagmumuta siya. Kung hindi naman tayo nakakita ng pagmumuta, hindi natin kailangan magbigay ng dropper sa mata niya. Pero yun nga, pag once na nag-pop, pwede tayo magbigay ng dropper lang para pang moist lang sa mata niya or kung hindi siya makaka-close, pwedeng yung medicated na. Pero sa ngayon, wala tayong nakikitang concern sa kanya kasi hindi pa, ibig sabihin, bumalik sa normal. Bumalik sa normal daw. So may chance pa rin ulit na bumalik siya. Kasi intervention talaga, ang surgical intervention ang ano natin, ang treatment natin sa cherry eye. Yep. Okay po. Ayan ano na? Yan ang amo niya eh. Siya ba si Kimberly? Ayan siya. Hey, may bisita ka! Okay! May bisita ka! Pearly! Okay! Okay na po, doktora? Yes, okay. Magkano po? Ganun pa rin po kasi ang consultation natin is 500. Okay. Tapos yung home service fee natin, ano? Hold on, let me get the change. Hindi na nga sana po. Ang talas ng kuko eh. Kita niyo si Pogge, lumalan din. Ayan si Pogge! Ma, may Gcash pa kayo? Kasi wala akong chip. Ay, ganun pa. Pwede ba? Yeah, Gcash na lang ha. Yung number. Ano ba yung number? Napapasad ko na lang dun sa page ha. Para siya na lang makipag-coordinate kayo kung paano i-Gcash. Bye, Pearly!
Bago siya mag-ikis, medyo mag-skin down na siya ng konti. Pero kailangan gradual lang yung gagawin natin na manage niya sa pagkain niya, pati sa exercise niya, para hindi naman siya nabibigla. Okay. Thank you, Lo. Okay. Thank you po. I'll see you, Pearly. Bye. Thank you. Okay, done. Ay, ito, Lynn. Kami lang. Dito. Hey, ito. Pearlyn. Come here. Share ka. Ay, pa-service-service na kapatid. Ha? Kasi ako nakita ko sa kanya, malusog.